Sir. Hello po, attorney. Sino to? Saan kayo? Salita ka, hindi kita nakita. Hello po, attorney. Desiree Labresca. Labresca? Labresco? Labresca po. Labresco. Labresca. Anong, may no, your location? Laguna po. Oh, Laguna. Okay. Anong okay. Problema na? Kasi po, ganito, attorney. Nagkaroon po ako ng anak po sa isang married man. Okay, tapos? Bali, 9 months na po ngayon yung baby. Masal pa rin sila ngayon until now sa yung asawa niya. Opo. Bali, ganito. Nasasal pa rin sila sa asawa niya. Opo. Bali, ngayon po, kinuha na siya ulit nung asawa niya po. Okay, tapos? I mean, nung nalaman niya po yung sa amin, bigla po siyang nagkaroon ng pakialam dun sa husband niya. Okay. Pero, bali ganito po yung nangyari. Bali, nagsumbong, may personal na galit po kasi sa akin yung mga kapatid ko. Tapos, ang ginawa po nila, ni-reach nila yung wife. Tapos, nagulat na lang po kami na bigla na lang sinabi yung about dun sa anak namin. Tapos, okay. Ngayon po, nagalit po yung legal wife. Bali, September po ito nangyari. Tapos, nung nalaman po, nung night po na nalaman ng legal wife, doon niya po ako sinabihan na simula ngayong gabi putol na yung sustento ng anak mo, sabi niya pong ganun. Tapos sabi, hanggang yung nakabuntis yung hindi po yung legal wife po. Okay. Tapos nung bali mga ilang days po, may mga text po siya sa akin na sabi niya, gusto kong ipatanggal ang apelyido ng anak mo. Okay. And tapos puputulin ng sustento. Pag hindi mo tapos ipapa-DNA yung anak mo at ang asawa ko. Pag hindi mo nagawa yung tatlong yun, ipapakulong ko kayo. Ngayon po, sabi niya, ganito lang ang demand ko. Gagawa ka ng written agreement na sulat kamay mo. Tapos ang number one po, DNA testing. Pangalawa po, tatanggalin yung last name. Pangatlo, will not seek financial support anymore. Dahil po parang dun sa takot ko, pumayag po ako dun. Tapos kinuha niya rin po yung birth certificate ng anak ko. Nung nakuha niya na po yung birth certificate, yung sulat, yung sulat kamay na pinagawa niya sa akin na may pirma ko, tumigil po siya. Then, September 23 po, pumunta sila dito para kuhaan ng sample yung anak ko. Ako po yung pinag-swab nila dun sa tatay at dun sa anak ko para daw po pinaka-witness na daw po ako. Tapos sabi ko, gusto ko sana sa clinic po mismo para yung clinic yung kukuha ng sample. Pero sabi nila, hindi daw, wag na daw kasi daw po hassle na ibiyahe yung bata. So inisip ko na lang din po yung risk na pagbibiyahe sa anak ko. Kinuha ko po yung sample ng September 23, 3 p.m. Tapos okay. September 24, 9:30 a.m. bigla po sila nag-chat na nasa clinic na daw po yung sample. Ngayon po, before po lumabas yung result, nagme-message po ngayon yung wife sa akin na mapapahiya ka sa resulta, tandaan mo yan. Sabi niyang ganon. Hindi anak ng asawa ko yung anak mo, sabi niyang ganon. Tapos ako po, hindi ko po siya pinapansin kasi confident naman po ako. Wala naman po kasi talagang ibang magiging tatay yun, kundi yung tatay lang ng baby ko. Tapos ilang beses niya po akong tinret ng ganon. Tapos marami po siyang text at chat sa akin na sabi niya, humanda ka sa resulta, mapapahiya ka, kakasuhan kita. Babawiin ko lahat ng sinustento ng asawa ko mula nang magbuntis ka hanggang sa pinakahuling sustento niya sa'yo. Antayin mo yung resulta, mapapahiya ka. So hindi ko po pinansin, nagantay po ako ng result kasi confident po ako magmamatch. After 2 weeks po, October 16 po ata, or 15, lumabas. Tapos lumabas po na 0% probability of paternity. Tapos sabi ko, paano mangyayari na 0% silang dalawa? Eh, mag-ama sila. Ngayon okay, po... Okay. Ano ko na yan? So, yung tinatawag na DNA testing, wala yon. It's a compromised DNA testing. Kasi ang real DNA testing, doon yan sa legitimate mangyari. Okay? Hindi pwede magkuha lang ng sample sa bahay tapos sila kukuha, ilagay doon sa clinic, hindi yan. It's a compromised manufactured DNA testing. So, hindi totoo yung zero. Okay? I'm not saying confirm, kailangan ko ang DNA. Doon talaga yun sa clinic mangyari.
Pupunta yung lalaki, pupunta ang baby, doon sa klinik, hindi pwede pupunta sa bahay lang. Okay? Opo. Yung zero Opo. Probability, compromised manufactured evidence. Second, kung hindi mag-suporta ang tatay, pwede kang magdemanda sa tatay. Okay? Maybe, malaki na kayo, nagtulong kasi ang asawa nag-isaw-saw. Ano ba? I don't know kung ano yung sitwasyon ng pwede niyo. Opo. It will not affect the responsibility of the father to the child. Kahit na... Bali kasi ito po yung sabi ng wife. Sabi niya, wala na po yung sustento kasi nga hindi naman daw po anak. Parang kakasuhan pa daw po ako kasi nagpaako ako ng batang. Ang gagawin mo, mag-file ka ng 92 against the father of the child. For yung asawa, normally magkalit talaga yun. In the first place, parang inagaw mo kasi kasawa niya eh. Parang ganun ang feeling niya eh. So, lahat na lang ng problema, sitwasyon, ibibigay niya sa'yo. So, magagawin mo, how to defend yourself. Pwede ka mag-file ng kaso against the father to prove that he is really the father of the child. Para at least may court order yung proper DNA. Kasi pag may proper DNA yan, then ma-prove na siya talaga ang tatay, yan, may legal standing ka na to file a case against the father. But hindi yung DNA na kukunin ng bata ng tatay tapos pupunta sa clinic, hindi yan. Compromise na mismo ang DNA. Kailangan talaga doon sa clinic. Okay? Okay, thank you. Paano po, attorney? Ano? Markasyon? Paano po yun, attorney? Kasi ayaw na po kasi niya talaga na magbigay. That's why pupunta ka sa women's desk. I think may police station. Sa akin. Makinig ka, ha? May police station. Kasi pupunta ka sa women's desk. Tapos mag-file ka 9262 para ang court mag-issue ng order. Wala po kaming kahit anong makinig ka sa sinasabi ko, ha? Hindi ako na umabot pa sa kasuhan kasi ang gusto... Basta you follow me. You follow my instructions, sundin mo lang sinasabi ko. Number one, you need to go to the police station, sa women's desk, then mag-file ka ng 9262, then pag nasa court ng kaso, the court will issue an order for the DNA. Okay? Thank you. Bye-bye. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me. And please support all my videos and vlogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.